Ito ay nauugnay sa isyong kalusugan ni Chris Aquino at sa pagkakaisa nilang magkakapatid. Ang kalagayan ni Chris Aquino ay nakakabahala. Kahapon nga lamang ay bigla na namang sumiklab ang kanyang bad urticaria na labis na nagpahirap sa kanya. Dahil dito ay pati ang kanyang blood pressure ay tumaas din. Pabigla-bigla ang pag-atake ng kanyang sakit na dulot pa rin ng kanyang autoimmune disease. Ang kanyang karamdaman sa kasalukuyan ay bumuti naman na. Kahapon din ay sinabi niyang bumalik na sa Tarlac ang kanyang panganay na anak na si Joshua dahil namimiss na daw niya ang pamilya ng kanyang pinsan na si Marla. Ayon kay Chris Aquino, ngayon ang huling araw para sa kanilang huling PCR kasama ang kanyang mga kasama sa bahay at siya ay nababahala na kung meron man kahit isa na mag-positive ay magsisimula sila uli mag-quarantine sa day 1. Huwag naman sana. Nabanggit nga niya na mula pa noong August 20 ay na-expose na sila ni Bimby sa COVID plus individuals pero awan naman ng Diyos ay hindi sila natamaan. Lalo't isipin pa na siya ay immunocompromised at si Bimby ay asthmatic. Sa pag-alala ng kaarawan ng kanyang ina ay magaan ang loob niya na pinayagan ang kanyang panganay para bumalik sa Tarlac para makasama niya ang pamilya ng namatay ng pinsan, ang Cojuangcot Yupapo family. Sa pagkakataong ito ay ipinakita niya ang card na ipinadala ng kanyang ate at nabanggit niya na ang pamilya ay minsang nagkakatampuhan, nagkakaroon ng di pagkakaunawaan at minsan silang apat na magkakapatid ay nag-aaway. Pero siya na bunso ay alam nilang sa pagkakataong ito ay kailangan sila ngayon. Suportado siya ng kanyang mga kapatid at kahit ang mga asawa nila. Ang kanyang kapatid na si Biel ay mahihiyain pero sinisikap nitong intindihin at unawain siya. At kanyang ipinagmamalaki bilang kaarawan ng kanilang ina na sila ay nagkaisa na siya namang dalangin noon ng kanilang pumanaw na ina. Once again, this is Seiko TV. Thanks for watching. Stay safe and God bless.